guard dun sa natagpuang sanggol na nakasilid sa kahon. Noel, kabayan? Kabayan, si Mr. Rolly Esguera, yung nakakita. Mang Rolly, tayo, sa muna kita banda? Dito, sir, sa may Pasig River, sa tabi ng ilog. So lumulutang siya? Lumulutang. Akala ko kalakal, kaya kinuha ko. Yung pagkuha ko, binuksan ko, sanggol pala. Kaya ang ginawa ko, dinala ko sa... Sa tabi. Kabayan yun, nakita na itong mga ngalakal niya na si Rolly Isgera nga itong kahon, ano, kahon ng sapatos to, kabayan, na naka-plastic pa ito, tapos mukhang itinapon sa ilog, akala niya kalakal, nung buksan niya nakita niya yung sanggol. Babae ito, kabayan, mukhang bagong panganak ito. Buo na. Oo, buo na, kabayan. Ang nakakapagtaka dito, kabayan, meron siyang hospital tag na kulay pink. Oo, meron siyang hospital tag doon sa paa. Hindi ko lang alam, wala pa kasi dito yung mga taga-homicide mga investigators, kung anong ospital yung tag na yon. So, ibig sabihin, galing sa ospital. Ibig sabihin, si Piotol yun na to. Sir, ito ba, mukhang ano sa palagay nyo, bakit may hospital tag? Ano to, galing sa hospital to kasi... Wala naman maglalagay ng iba niya kundi mga sa medical din eh, siyempre. Pero paano kaya nailabas? Yun ang tanong, paano nailabas sa hospital yan? Dahil may hospital tag sigurado, galing sa hospital yan. Okay, salamat po. Si P.O.T. Leonardo ng MPD na unang tumugon dito. Mamaya, pagdating ng mga investigator ng homicide ng MPD, alamin ko kung anong ospital galing ito at kung paano ito posibleng nakalabas sa ospital, nilagay sa kahon, binalot ng plastic at itirapon sa Pasig River.